Okay, nagbabalik ang Good Morning Boss. At sa punto pong ito, pag-usapan uli natin, muli natin balikan ang mga naging naganap ng Bagyong Ruby. At isa nga sa mga dinaanan ng Bagyong Ruby ay ang probinsya po ng Mindoro. At para pag-usapan kung paano sila naging handa dahil nakapagtala sila ng zero casualty, makakasama po natin ngayong umaga si Representative Josephine Sato ng Occidental Mindoro. Congresswoman, magandang umaga po. Magandang umaga at magandang umaga po sa inyong lahat. At isang malaking karangalan po para sa lalawigan ng Occidental Mindoro na kami ay nandito upang sabihin kung ano ang aming naging karanasan noong nakaraang Bagyong Ruby. Alam niyo po, nung kasagsagan ng Bagyong Ruby, ang PTV4 po ay nagkaroon ng special coverage kung saan alam po namin talaga na ang dadaanan nito ay bandang Northern Mindoro at kabuuan na rin ng Mindoro. Paano po ang preparation na ginawa ninyo ilang araw bago dumating ang Bagyong Ruby? Mga 3 hanggang 2 araw bago dumating ang Bagyong Ruby ay kami ay nakatanggap na ng advice from the Office of the President na dadaanan ang Northern Mindoro. At nakatanggap din kami ng tawag galing kay Secretary Mar Rojas ng DILG na dapat siguraduhin na ang lahat ng mga elected and appointed officials ng Occidental Mindoro should be in their respective jurisdiction and station. So lahat, pamula barangay captain, mayor, vice mayor Sanggunian hanggang gubernador ay nandoon sa lalawigan ng Occidental Mindoro at talagang nag-meeting kung papaano ang paghahanda. So itong experience o karanasan sa paghahanda sa Ruby ay hindi namin nakita na paghahanda sa mga nakaraang bagyo. So ito ang barangay handa hanggang sitio level yan. Na-involve ang mga mamamayan, na-involve ang business sector, na-involve ang police, ang army, at lahat ng mamamayan. Sinabi sa kanila na ganito ang sinasabi ng pag-asa, ganito kalakas ang bagyo, kailangang paghandaan. Kaya nag-preemptive evacuation na kami at ang mga tao walang reklamo. Pag sinabing mag-evacuate, nag-evacuate. Ang may isa pa nga kaming barangay captain ang sinabi ay pag nag-evacuate kayo, baka pwede kayong magdala na ng inyong lutong ulam kasi yung first meal nyo sa evacuation center ay baka hindi pa maiprepara. So, nagdala sila ng kanilang pagkain at yung mga susunod na mga pagkain nila habang nasa evacuation center sila ay doon na iniluto. Pero yung unang meal nila, walang nagutuman dahil they came prepared. So, zero casualty. Congresswoman, maring niyo bang masabi na ito yung maturity na rin ng mga Pilipino na sumunod na sa ating mga kinauukulan tuwing ganitong panahon dahil sa natutunan natin sa Super Typhoon Yolanda? Totoo yan. Yung maturity, tama ka doon. Yung maturity ng tao na i-appreciate niya na ang pamahalaan ay magbibigay sa kanya ng tamang informasyon. Na ang pamahalaan ay magbibigay sa kanya ng tunay at tamang proteksyon para sa kanyang kaligtasan. So, siguro dahil sa experience at nakita na ng mga mamamayan kung papaano talaga manalasa ang malakas na bagyo, ay talagang nagkukusa na sila na makipag-ugnayan sa pamahalaan at laging sinasabi, ano po ang dapat namin gawin? Ano po ang, saan po kami pupunta? Ano po ang aming maitutulong? Ganun, napakaganda ng experience. At alam po, hindi lang ito sa Occidental Mindoro, but I think this happened practically in all the provinces in the Philippines. Karamihan, ano po? Ngayon, dahil systematic na po ang ating paghahanda pagdating ng mga dilubyo, ng mga super typhoon, ano? Ito po ba'y dapat maging normal na or ma-improve pa? Ito siguro ay kailangan pang ma-improve kahit kasi pag minsan sa probinsya namin zero casualty kami pero meron pa ring binawian ng buhay o meron pa ring may nasiraan ng mga kanilang ari-arian na hindi naman natin talaga pwedeng maiwasan. So ito yung sabi nga natin ay patuloy na pagsasanay, patuloy na pakikipag-ugnayan at patuloy na empowerment sa ating mga mamamayan. At pinupuri ko po ang programa ng ating National Disaster and Risk Management, no? Kasi hindi yan dati pinapansin, parang hindi siniseryoso. Pero ngayon seryosong seryoso lahat ng sektor ng pamahalaan at ng mga
kahit ng mga mamamayan. Mm-hmm. At sana nga ay patuloy ang pagsasanay ng local governments, mm-hmm. patuloy ang pagsasanay sa barangay, mm-hmm. patuloy ang pagsasanay ng mga barangay captains. Mm-hmm. At ito siguro ang tamang pamamaraan para talagang masabi na ang pamahalaan ay nandyan palagi para protektahan ang buhay at mga properties ng ating mga mamamayan. Ano po yung mga naging challenges dito sa paghahandang ito? How about yung information dissemination? Naging mahirap po bang abutin? Kasi hindi lang naman lahat nakatira sa mga bayan. Mayroong mga nakatirang kababayan nyo po sa mga bundok na area. Mm-mm. So, paano po yung information dissemination doon? Mayroon kaming tatlong radio stations na napakalalakas. So, sila they cooperated also na talagang every hour on the hour may monitoring, may report sila on the status na ng bagyo. Mm-hmm. At yan naman ay nakakarating hanggang sa aming mga katutubo. Mm-hmm. At yung mekanismo na nai-set up sa pamahalaan na at any time pwede kang magpahatid ng balita sa pinakang malayong barangay, mm-hmm. pinakang malayong sitio ay na-in place na. Mm-hmm. So ang mga barangay captains, alam na nila kung paano, may mga cellphones, mm-hmm. at may mga taong nagre-relay ng informasyon. So tulong-tulong po ang nangyayari. Tulong-tulong talaga. Makikita mo na talagang bayanihan in, mm-hmm. in the purest sense of the word. Bayanihan. Okay, nagtulungan lahat mula sa mga mamamayan hanggang doon sa mga government officials. Yeah, totoo yan. Okay, Congresswoman, medyo konti na lang ang ating oras. Ang ating pong last message, sana magtuloy-tuloy na yung ganitong paghahanda, no? Kung hindi man, ma-improve pa para lagi nating maitatala ang zero casualty. Salamat po. Talagang kami po ay nagpapasalamat sa ating pamahalaan na talagang inihanda niya ang pamahalaan, ang local government at ang ating mga mamamayan sa paghahanda sa mga ganitong klaseng mga kalamidad. And I hope na papalakasin pa ito at lahat ng probinsya, lahat ng munisipi, lahat ng barangay ay magkaroon ng zero casualty sa lahat ng pagkakataon. Okay, maraming salamat po. Nakapanayam po natin si Representative Josephine Sato ng Occidental Mindoro. At congratulations din, ma'am, dahil sa inyong paghahanda. And hopefully, dahil mga nasa 21 bagyong bumibisita sa ating bansa kada taon, sana laging ganito ang resulta dahil sa magandang paghahanda. Maraming salamat po. Maraming salamat, Odie.